sila ng kung tawagin sa atin, ano, pamanuhan. Okay? At kailangan mong sipating mabuti kung sino yung unang titira. Bilang respeto, ibinigay kay Subersky, kay Efren, ang first break. Ano? Sa bawat sports, may tinatawag na respeto. Sa billiard, kapag ka last ball na ang kalaban, to win, normally, makikita nyo, hinahagis niya yung towel ng kanyang katunggali bilang respeto. Para bang sinasabi na, okay na yan sir, huwag mo nang tirahin. Give up na ako. Yon, yun ang ibig sabihin nun. Tuloy tayo para sa 4. Kay Efren. At ang 7 ay medyo mahirap ang pwesto. Pero siyempre, kailangan ni Efren na mapwestuhan ang cue ball yan. And then, 6. Ayan na ang sinasabi ko na yung 7 ay mahirap ang pwesto. Pero kay Efren, walang imposible. Ayan, pinapwesto niya ang bola diyan sa lugar na yan, sapagkat siyang kinakailangan. Okay? Alright. O, magiging simple na ka-Efren to. Ha? Otso, para sa madaling... okay, so napakadali. At malamang, si Efren rin, siyempre, ang magbe-break nito, ano? Diba? Approved. Kanyang uno, and then simple para sa 2 ball. At yung 3, mas pasimple, ano? Pa-slide lang yung bola papunta sa 3, okay na yon. Diba? So, magiging simple lang kay Efren itong laro na to. At alam nyo ba, ano? Para si Efren, parang singer din lang yan, ano? Pwede mong imbitahan. Ang pagkakaiba sa singer, magbabayad ka. At kakanta yan ng tatlong kanta, then i-iska po na yan. Eh, pag si Efren ang inanyayahan mo, baka nga hindi ka pa magbayad eh. Pero, makikipagpustahan yan. Okay? Tulad niya, no? Pwedeng may money involved yan sa game na yan, ano? Okay, last ball 9 si Efren. Napakasimple. Abante. And then dito na ang kuha ng G sa akwan, ha. Dito na ang kuha sa
corner dito sa banda rito. So napakasimple na nito. Okay? Ayan. So nakadalawan sa apron doon sa lagay na yon. Ano, pangalawang rack o pangatlong rack? Oops. Okay, walang pumasok ata. Wala atang pumasok. Okay, si Sobreskis ang ano, ang titira ngayon. Kailangan ipakita ni Sobreskis ang kanyang husay. Kaya lang medyo mahirap yung uno, ano? Kailangan medyo safety shot ang atake natin dito. At nagbigay nga ng safety shots. Pero mukhang kita ang bumbunan para kay Efren. So kailangan ni Efren dito ng another safety shot. Tingnan natin kung titirahin. Oh, it's a safety shot. Oops. Safety. Nakakita ang puwet ng uno. Ayos. Alam nyo kasi, minsan sa balaban, didependihan mo rin kung gaano kahusay yung kalaban mo. Huwag mo namang pupersahin kung alam mong ang kalaban mo banayad din lang ang nalalaman, ano? O ang husay. Unang-una, hindi naman si Strickland ang kalaban ni Efren. So, laylo-laylo lang. Alam mo naman, kapag ka si Strickland ang kalaban ni Efren, napakaseryoso niyan. Oops. Okay, pag-usapan natin yung G's na tumakbo, ano? Malamang sa rules na to, kahit accidentally pumasok yung G's, ibabalik yan sa gitna. Yan ay depende sa rules, depende sa pag-uusapan bago maglaro. O, jump shot. It's the key to win. Ayun, pumasok. Nakita nyo? Nakita nyo yung magic na yun? Kumbaga, sabi nga ni apo ni Mamay, ipakita mo ang asal mo. Bilisan mo na ang panalo at ng madaling makauwi. Patatagalin mo pa kung pareho din lang, di ba, guys? Okay, so naipanalo ni Sobreskis ang laro na ito. Panalo ng dalawa si Efren and isa kay Sobreskis. Okay? So meron na tayong tatlong game. Kaya Efren! Oops, last track tayo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. Break! Bitawan mo, Efren! Bitawan mo! Yung! May pumasok ba? Ang 7 parang ano? Parang iiwanan ng butas. Nagmamadali. Ha? And then, tingnan natin ang uno. Kung may tira. O may tira sa uno. Okay, pag-iisipan kasi medyo mahirap na tira yan. At pangalawa, yung dos o yung second ball, mahirap ang pwesto. So, kailangan Efren ng techniques kung paano gagawin ang kanyang...
ang tinatawag na technique. Sa Tagalog, yun ang tinatawag na gulang. Hindi daya yun, ha? Kasi kasama sa rules. Malinaw tayo dyan, ha? Kasama sa rules yun. Kailangan nga lang medyo magulang ka. Ayaw, binanatan ni Supreskis. Nakaw, kitang-kita ang dos. Yun yung sinasabi natin na huwag kang maiinip. May paraan yun para maka-safety set ka. Ay, binol niya, eh. Kita ni Fred. Ayaw na sumablay. Excuse me po. Na umiiling ang ating magician. Just take it off. Ay, nako. Diretso-diretso yun eh. Sumablay pa. Okay, ang tawag dito. Ang momentum ngayon ay nakay. So, practice. O, ayan. Sila ang pwedeng manalo sa laban na to. 4. Oh, paikot-ikot na lang yan. Kita mo. Dadalas-dalas sila yan. So, practice. 5. Atras ng kaunti ang bola sa kabilang panig. Ayan. At presto. Nasa harap na yun sa'yo. O, ayan. Dali-dali na. Tatlong bola na lang matitira. 8. Napakasimple na malapit, oh, di ba? Malapit. So, panoorin natin. Oops. Ayan pa, 9. Oh, madali. Pakay! Kita nyo? Kita nyo yung error na yon? Yung tinatawag na kwarta na naging bato pa. Eh, sakit ng ulo, Brad. Tamo tayo. Patay, managali na. Yan ba naman pakakawalan pa ni Efren? Eh, binigyan mo ng chance si Efren, so sorry tayo, no? Ayan, last ball. Pwede nang hagisan ng tuwalya yon, ng towel. So guys, thanks for watching with me. And please, subscribe to my channel for more games.